Tanggalin niyo ang mga berte din niyo. Itago niyo. Siguraduhin niyo hindi yan makakita ng ating mga bisita. Laura. Sigurado akong malinis ng bahay. At wala silang makikita na pwedeng pagdudahan kung sino talaga tayo. Ama, nandito na po sila. Juan. Father Glenn. Siyong. Ikaw. Tay, Ma'am Laura, maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa amin. Huwag kang magpasalamat. Bahay mo rin to. Aling Belen, sorry sa nangyari sa inyo. Okay, mag-alala. Welcome kayo dito. You can stay for as long as you like. Maraming salamat sa'yo, Ma'am Laura. Kuya Siyong, saan kayo kwarto natin dito? Ay, ano ba? Sigurado ako, pagod na kayo. Papakita ko sa inyo yung kwarto niyo para makapagpahinga na kayo. Hala, Belen. Sige. Ay, dito tayo. Kwarto niyo, nag-iwan na ako ng pagkain. Pag ginutom ko yun, mga kumakain. Ma'am Laura, nakakahiya naman sa inyo. Aba, halos kasing laki lang po ng sala namin, yung kwartong pinakita niyo sa amin. Kami lang dalawa po ni Picoy matutulog doon. Sobra. Aling Belen, huwag ho kayo mahihiya. At huwag niyong iisipin na bisita kayo dito sa bahay. Pamilya kayo ni Juan, kaya parang pamilya na rin kayo na asawa kong si Samuel. Salamat po sa inyo, Ma'am Laura. Di ba ho, hindi ko kayo pinapansin nung araw. Pasensya na po. Gawa ng sobrang pag-aalala ko po. Para kay Juan. Okay lang yan, Lola Belen. Huwag niyong isipin yun. Naintindihan ko pa yun. Salamat po sa inyo na marami. Ma'am Laura, ano po to? Ay, naku, Picoy. Ano yan? Extension ng kitchen namin. Dirty kitchen. Kusina din. Medyo yung matibong. Shhh! Ano kang bata ka? Ikaw eh. Puro lang pagkain yung iniisip mo. Sorry po. Sarap kasi nung kinain natin sa araw dito eh. Titignan ko lang ano pagkain nila. Ay! Ako, Picoy! Picoy! Huwag pupunta yan. Alam mo kasi, ayaw nung kusinera namin na madidistorbo siya eh. Hindi siya mahilig sa bata. Nakita mo na hindi mahilig sa bata. Pwede ba makinig na lang tayo kay Mang Laura? Nagmapagandang loob na nga sila sa atin eh. Ako, anak, dapat respetuhin mo kung ano ang gusto ng may-ari ng bahay. Ha? Sige na, mabait naman yan. Halika, balik na tayo sa taas, ha? Opo, tara. Salamat po. Magiging kwarto mo. Pinaganda ko rin si Asya ng sarili ng kwarto. Tay, kung maaari po sana, magkasama na lang po kami ni Asya dito sa kwarto. Kung yun ang gusto mo, anak, sige. Masusunod. Ang laki ng kama, vespre, no? Parang sa mga hotel. Ano man, gusto mo ba? Opa, tay. Napakaganda po ng kwarto. Kami naman po ni Asyong, kahit sa inyo na po kami ilagay, ayos na po naman sa amin eh. Sir Samuel, ako, sa akin, ox na ox din. Sir, baka pwede namang ampunin niyo na rin ako. Total naman, parang magkapatid ng turingan namin ni Best Prim. Asyong,
Kaibigan ka ng anak ko. Kaya kaibigan na rin kita. Juan, anak kita, ibibigay ko sa iyo kung anong karapat-dapat bilang isang anak. Salamat po, Tay. Anak, lahat ibibigay ko sa iyo. Tulad ng sinabi ko sa iyo dati, gusto ko lang namang bumawi sa mga panahon na hindi tayo magkasama. Salamat po. Oh, mukhang pagod na itong si Asyong. Iwan mo sa buti, iwan ka na muna kayo at magpahinga kayo. Sige na, anak. Paya ka na. Pag may kailangan ka, sabihin mo sa mama, ha? Apa, apa. Ayos, friend. Sarap!